How to enroll to MP2 Savings para sa mga locally employed. At kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling nagtatrabaho ka dito sa Pilipinas at gusto nyo na mag-enroll sa MP2 Savings, possible may dalawang paraan. Una, mag-reach out kayo sa HR nyo. May ibang company na sila na mismo yung magka-process or mag-enroll ng MP2 Savings para sa inyo. Or, pwede naman kayo yung mag-enroll ng MP2 Savings and then later on, pwede nyo nalang ibigay sa kanila yung PDF. Yung PDF na yon doon makikita yung authority to deduct para mapunta nga sa MP2 Savings. Pero may option din kayo na hindi na ipa-deduct, instead kayo na lang yung magbabayad online. So mamaya pag-uusapan natin yan. Dito nga pala sa MP2, pwede kayong maghulog monthly for as low as 500 pesos. Hindi ito required kung sakaling may mga buwan na mag-miss kayo, okay lang din. Pero highly encourage na maging regular yung paghuhulog nyo dito, lalo kung for long term at gusto nyo mas ma-maximize pa yung savings ninyo. Also, ang kagandahan yan, yung dividendo or yung dividends na makukuha sa Pag-ibig is tax-free. Ibig sabihin, kumita yung pera mo habang iniipon mo dito sa Pag-ibig and at the same time, hindi na siya mababawasan ng mga taxes for that. At ang pinakamaganda, ang MP2 Savings ay government guaranteed. Ibig sabihin, kung magkano yung kapital mo, protektado yon, hihintay mo na lang na tumubo ng tumubo yung pera mo sa Pag-ibig. Marami pang mga information dito tungkol sa Pag-ibig MP2, pwede nyo pa itong basahin further. Yung link na to is ilalagay ko na lang din sa description sa baba para pwede nyo i-double check. Ngayon, mag-enroll na tayo sa Pag-ibig MP2. Also, kung ang gamit nyo naman is cellphone, pareho lang din yung makikita ninyo. Meron kayong makikita na MP2 Savings Enrollment. So, i-click nyo lang yan. At mag-require to ng mga information. So, ang requirement para makapag-enroll sa MP2 is meron na kayong Pag-ibig MID number. So, pwede na tayong mag-enroll from here. Gagamitin ko na lang yung computer ko. Pero kung ang gamit nyo is cellphone or kahit anong device, basta makakapunta kayo sa website na to, pareho lang din yung magiging process and yung requirements na hihingin sa inyo. Na-provide ko na yung Pag-ibig MID number and also yung last name and first name. Para naman sa date of birth, ganito yung magiging format niya. Halimbawa, pinanganak ka nung November and then slash yung day, let's say, nung 15. And then, kung kailan yung year. Kapag okay na, i-type lang dito yung mga characters na nakikita dito sa CAPTCHA. Type ko lang. Pwede natin tong lakihan para mas makita pa natin yung nasa picture. Click ko tong submit. Magpapakita rito yung information tungkol sa inyo, yung Pag-ibig MID number, yung TIN, yung iba pang information katulad ng home address at marami pa dito. Dito sa bandang kanan, i-fill up na natin yung information. Yung desired monthly contribution, ilalagay ko na lang is yung minimum 500. Pero hindi ibig sabihin na 500 lang talaga yung ihulog ko monthly. Pwedeng mas malaki pa dito. Preferred dividend payout, merong annual, merong 5-year and term. Ano yung kaibahan? Kapag annual, pwede mong ma-withdraw yung dividend o yung tinubo nung inipon mo sa Pag-ibig. Halimbawa, for the year, nag-ipon ka or nakapaghulog ka ng 500 kada buwan. So, times 12 months, that's gonna be 6,000. So, yung 6,000, makikip pa rin yon sa Pag-ibig MP2. Ang pwede mo lang i-withdraw is yung tinubo ng pera mong 6,000. So, let's say for that year, yung 6,000 mo is kumita ng 7% na interest rate. So, times 0.07. 420. Ito lang yung pwede mong i-withdraw for that year. Pero ang ginagawa ng iba is 5-year term. Ibig sabihin, yung kinita ko for that year, ihulog mo pa sa MP2 at hayaan pa siyang tumubo ulit. So aside sa hinuhulog ko monthly, yung kinita for the first year, tutubo siya and ganun din sa mangyayari sa second year. Ang tawag doon is compounding interest. Yung tinubo, tutubo ulit at tutubo pa ulit siya ng tutubo hanggang sa ma-achieve yung 5-year na term. So, depende sa inyo, pwedeng annual, pwedeng 5-year. Sa akin, pipiliin ko na lang yung 5-year term. At dito nga pala sa Pag-ibig, malalock yung pera sa loob ng 5 taon. May mga pagkakataon na pwede itong ma-withdraw katulad ng death or iba pang dahilan, which is pag-uusapan pa natin siguro sa mga separate video. Pero under normal circumstances, kailangan mo talagang hintayan yung 5 taon bago fully ma-withdraw yung inipon mo at yung mga tubo mo sa loob ng 5 taon. Para sa mode of payment, para sa mga empleyado, pwede nyong piliin yung salary deduction.
Para nga naman hindi na kayo maghuhulog pa monthly. Kapag ganon ang mangyayari is doon sa PDF form na mapiprint later on, isasubmit nyo na lang yon sa HR. Or kung gusto nyo kayo yung mag-deposit or magbayad sa MP2, pwede rin naman. May option ng over-the-counter or through any accredited pag-ibig collecting partners. For now, ito yung piliin ko. Again, pwede nyo piliin yung salary deduction, lalo kung pwede pala sa HR ninyo na sila yung mag-process ng pagbawas monthly. Pero sa akin kasi gusto ko is through any accredited partner, para nga naman may mga months na pwede ako maghulog ng mas malaki. And pag ganito, mas required na dapat disiplinado tayo sa paghulog monthly kasi tayo na yung gagawa nito. And meron kami mga succeeding videos kung paano magbayad online. Madali lang din siyang gawin. Pwede via GCash or ibang online banking accounts. Para sa source of funds, for locally employed, ito yung employment income. Pero may iba pa rito. Pero since isa lang yung pwede nating piliin, employment income na lang din yung piliin ko from here. Kapag okay na lahat, pwede nang i-click itong submit. Pero ang suggestion ko is basahin nyo muna itong terms and conditions. Andito pa kasi yung mga ibang information. Katulad ng na-mention ko kanina, kung sakaling kailangan talaga i-withdraw ng mas maaga pa sa 5 years yung naipon sa pag-ibig, andito yung mga possible na dahilan niyan. Like total disability or insanity, meron pa rito ang separation from service because of your health, meron pang critical illness dito, retirement, at marami pang iba. Kung sakaling kailangan nyo pa rin i-pre-terminate yung MP2 membership other than the allowed reason dito sa bandang taas, meron dito ang clauses na entitled ka lang for 50% ng total dividend na na-earn mo sa MP2. Kung sakali naman na ang pinili mo pala is annual dividend payout, ang may receive mo lang is yung contribution mo. So ito yung iba't ibang mga clauses sa abot ng 5 years. Kung sakaling maghuhulog ka pala ng 500,000 pesos in just one contribution, may requirement pa dyan. Either personal yung paghulog or kailangan ng manager's check. So kapag okay na lahat to, click lang yung okay and then click na yung submit na button. Ito na yung form na pwede nyo i-save as PDF para nakasave sa computer ninyo or cellphone ninyo, or pwede nyo i-print. Ang dahilan kung bakit pwede nyo i-print to is kung sakaling pinili nyo yung salary deduction, which is dito siya sa mode of payment, ito yung naka-check, pipirmahan nyo lang at ibibigay nyo to sa HR ninyo kung saan kayo nagkatrabaho, para ma-process na yung salary deduction every month na siyang ihuhulog nila sa pag-ibig. Sa akin, since hindi ko na ito bibigyan sa HR, ako na lang yung maghuhulog on my own, save ko na lang to as PDF. And ito na yung confirmation nga pala na successful na yung ginawa natin. Hindi pa to mag-a-appear sa pag-ibig virtual account ninyo. Pag hinulugan nyo na to at na-process na yung payment, dun lang to mag-a-appear sa virtual account. Which is, pwede nyo nang i-check dito sa bandang baba kung paano yung pagbayad and ano yung magiging itsura niya kapag nasa virtual pag-ibig account nyo na siya. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button and see you sa mga next videos. Bye-bye!